At simula na ngayong araw ang pagpapatupad naman ng face-to-face na klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Dito sa Metro Manila, 50 eskwelahan ang nabigyan ng exemption na in-person sa in-person classes dahilan nga sa kulang ang classroom at patuloy ang pagkukumpani pa sa mga eskwelahan. Maaari rin magpatupad ng blended learning ang mga eskwelahan na matinding naapektuhan ng mga kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Kasabay nito, papayagan na ng Department of Education ang voluntaryong pagsusuot ng face-to-face o face mask sa mga paaralan. Base ito sa executive order ni Pangulong Marcos na gawing optional ang paggamit ng face mask sa indoor at outdoor settings. Pero ayon kay Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio, posibleng bumilis ang pagkalat ng virus dahil sa pagluluwag sa face mask, lalo't pahirapan pa ang pagpapatupad ng physical distancing sa mga paaralan. Mahirap po natin gawing optional, no? Kasi una-una, wala nga inilalabas na policy ang DepEd kung mananagot na siya in case na magkaroon ng pagkalat ng virus sa loob ng eskwelahan. Tutol din ang grupo po ng mga magulang sa optional na paggamit ng face mask dahil nagsisiksikan pa rin ang mga estudyante sa mga silid-aralan. Sa size po ng classroom as well as yung ratio, dikit-dikit po ang mga estudyante sa classroom. So, yun nga po, ang COVID kasi, virus, is hindi natin nakikita eh. So, as much as possible, we must wear the face mask as precautionary measures sa ating mga bata. Ganun po ang mga teacher din po natin nakakausap. Si National Parents Teachers Association Vice President Lito Sinieto.